So yun mga idol, update tayo doon sa tinas natin doon sa may boundary ng Santa Lucia at Canton kaninang umaga. May nalit tayo na dumating na ibon. So yan, kasama ang palad mga idol, may butas siya doon sa may bandang dibdib niya mga idol. Pag umiinom siya ng tubig ay tumatagas. Bali nadali siya ng palkon mga idol. Pero malakas naman tong ibon, tatahiin na lang natin yung kanyang sugat. So hindi ko na ipapakita dito sa video. Baka may, oh yun, tumutulong mga idol, kawawa naman. So ito siya mga idol. Bali ito yung ininom niya kanina. Tumagas lahat yan. Imagine nyo kung gaano karami yung ininom niya mga idol. Hindi pumasok dun sa may katawan niya, gawa nga ng tumutagas yung kanyang iniinom. Yan, so kawawa naman yung ibon mga idol. Gagamutin ko na lang yan. Baka sakali o sana mabuhay itong ibon mga idol. So ayan mga idol, ito yung ibon natin na naatake ng falcon. Ginawa ko na lang black and white itong video mga idol para hindi tayo magkaroon ng violation kay Facebook at kay YouTube mga idol. At ito nga mga idol, ang ginawa ko dito ay tinahi ko yung kanyang sugat. So ginamot ko siya muna dito ng alcohol tapos gumamit ako ng dahon ng malunggay mga idol para tumigil yung pagdurugo. So ang ginawa ko pala dito na tahi mga idol ay tinahi ko muna yung bandang loob dun sa may butsi niya tapos tinahi ko yung balat niya sa labas mga idol. So yan mga idol, natahi ko na yung kanyang sugat. So napakalaki mula mga nasa 3 inches yung kanyang sugat mga idol. So ito sa, so sana gumaling at sana umabot pa ng karera. Pero medyo alanganin na siya mga idol pag hindi siya makakakain o makakainom ng maayos. Medyo alanganin natin ilaban. So ayan mga idol, nilagay ko muna ulit siya dito sa loob pansamantala. Gawa nga nang wala tayong extra na cage ngayon mga idol. Just in case mga idol na maranasan nyo yung mga ganitong pangyayari mga idol ay pwedeng gumamit kayo ng quick heal. Yung quick heal mga idol ay mabilis magpatuyo ng sugat. So kung meron kayong available na ganun ay mas maganda na gamitin. So sa ngayon kasi mga idol wala tayong available na ganun dito sa loob kaya hindi natin siya nagamitan ng ganun. Pero bukas mga idol ay bibili tayo at yun yung ipanggagamot natin dito sa ibon natin. So ngayon mga idol, pagkatapos natin siyang natahe ay ganito na lang yung tumutulo. So konti na lang mga idol. So hopefully bukas ay okay na. 2,000 years later. So ayan mga idol, update tayo dun sa napalkon na ibon natin kahapon. So ito na siya ngayon. Masigla na mga idol at kumain na ito kanina. So hindi na rin tumatagas yung iniinom niya na tubig gawa nga ng tinahi natin kahapon. Yan, napakalaki nung sugat niya mga idol. Mula dun sa may dibdib hanggang dun sa may likod ng kanyang leeg. Ganun kalaki yung sugat niya mga idol. Nasa 3 inches siguro mga idol yung haba ng sugat niya. So yan, mabuti naman at nakauwi ito. At dito na nga natin tatapusin itong video natin ngayong araw mga idol. Maraming salamat sa panonood. Happy flying and God bless mga idol.